Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako mag-share sa sasabihin ko sa inyo, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng vlogs ko. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Anyway guys, ang i-share ko ngayon sa inyo ay tungkol sa 5 tips para hindi malugi at huwag magsara at hindi magsara ang ating tindahan, ang ating munting sari-sari store. Ayun guys, lagi na lang ganun kasi importante talaga sa atin yan na mga tips para hindi magsara ang sari-sari store natin. Kasi yan ang ating pangkabuhayan. Kaya dapat mag-focus tayo doon. Now guys, ang tip number 1 para hindi magsara ang sari-sari store natin at hindi ito malugi ay dapat yung location ng tindahan natin. Bago tayo mag-umpisa sa magtayo ng sari-sari store o kung alin diyang negosyo ang gusto nating itayo, dapat ibabagay natin sa lokasyon ng tindahan natin. Tulad dito sa amin sa bayan, dapat kung sino mga katabi mo, kung halimbawa dito sa amin mga katabi ko mga groceries, dapat ganun din ang ano mo. Hindi ka naman kasi pwede ang katabi mo mga groceries tapos ang tinda mo naman mga gulay, 'di ba guys? Dapat babagayan mo rin yung lokasyon ng tindahan mo at saka titingnan mo yung mga magiging customers mo. Kung magiging mabinta ba yung paninda mo diyan sa lokasyon na 'yon. Ayun yeah, guys. Sa tip number 2 guys, dapat iaano natin, ibabagay din natin yung tindahan natin na maganda at saka kaaya-aya sa paningin ng mga customers. Ayusin natin yung mga display natin, yung madaling makita ni Tomer. Dapat halimbawa, ilalagay natin sa unahan yung mga hindi masyado mabili. Kasi yung halimbawa, yung mga paninda natin na hindi season, ilagay natin sa unahan yan para pag tingin ni customer ay may ganun pala sila, sa susunod bibili sila ng ganun. Kasi yung ano naman, kasi yung mga paninda natin na palagi araw-araw ginagamit, kahit hindi natin yan ilagay sa unahan ng tindahan natin, pagpasok nila makikita din nila yan. Ang importante yung sa unahan ng paninda natin, yung hindi masyado mabili, dun iano natin yung mga paninda natin. Kaya yun guys, kailangan lagi maayos ang pagkakadisplay. Dapat magkakabagay, halimbawa pag puro dilata, mga dilata ganun. At saka dapat palaging malinis. Pagpasok nito mer, may hahanapin. Halimbawa wala kang ganitong stock, ililista mo kaagad para sa susunod na mamimili ka, mabibili mo yun ano nito mer. Kaya pag wala ka ng ganun, sabihin mo na lang na ay ubos na po. Huwag mong sasabihin na wala kang ganun. Sabi mo ay ubos na po. Sabi mo kauubos lang po. Ganun na. Ganun guys ang ginagawa ko guys. Yun guys. Sa tip number 2, yun ang ginagawa ko. Sa tip number 3 guys, kailangan yung advertising. Yung kailangan ma-advertise natin yung paninda natin. Hindi naman natin kailangan i-advertise sa TV, di ba? Halimbawa guys, pag katulad ko, gumagamit ako ng printer sa POS ko. Nilalagay ko doon sa yung pangalan ng store ko. Nilalagay ko doon sa resibo. Yun. Kaya parang pinaka-advertise na rin yun. Tapos, pag December, nagpapagawa kami ng calendar, nilalagyan ko rin ng pangalan ng store namin. Para pag halimbawa, i-distribute ko yung calendar, kahit hindi alam yung yung store, pag nakita nila, Gilingan
at Kaguran sari-sari store, ganun. Di alam na nila yun na all in one na yun. Yun ang ginagawa namin, guys. Kaya i-advertise natin yung paninda natin, yung tindahan natin. Kaya, sa tip number 4, guys, ang binta natin, ang kita natin, hindi binta. I-monitor natin yung kita natin, hindi lang yung binta. Kasi, diba guys, sa tip number 4, kaya na ganun ang pagkakasabi ko, i-monitor natin yung kita, hindi yung binta. Kasi, marami tayong binta. Kasi diba, nagmahalan na mga, ano ngayon, mga bilihin. Dapat, pagkakagaling natin mamili, diretso natin yun na itatag price. Ganito ako, ganito. Nilalagyan ko yung kagad ng tag price para mamomonitor ka agad namin. Makikita namin kung magkano ang kikitain mo dyan. Makikita ako kagad yung magkano ang kikitain ko dyan. Hindi yung ilalagay ko lang dyan, hindi ko lalagyan ng tag price. Tapos, yung mga kasama ko dito, hindi nila alam, nagtaasan na yung paninda pala natin. Di, halimbawa, may namili, akala natin, malaki na pala yung ano natin, binta. Marami tayong binta. Akala natin, kita na natin yun. Yung pala, hindi natin alam, nalugi pala tayo. Kasi nga, hindi natin namumonitor yung nagtaasan pala na na presyo, hindi natin namonitor yun. Dapat ganun. Pagdating natin galing sa pamilihan, tatag price natin kaagad, ipapricing natin kaagad para makita natin kung may kikitain tayo sa ganong presyo. Diba guys? Kasi sa malaking binta, hindi natin alam kung kumita na ba tayo dyan o hindi pa. Ayun guys. Kaya dapat i-monitor natin yung kita, hindi lang yung binta ng tindahan natin. Kasi wag tayo matuwa, ang laki ng binta natin araw na to. Hindi natin alam kung magkano ba ang kinita natin sa ganong items. Hindi natin yun alam. Kaya dapat ganon. Sa number 5, tip number 5 guys, wag tayong susuko. Di ba guys? Pag ano daw, pag hindi daw nagwawagi ang umaayaw. Kaya kung ayaw mo, kung gusto mong magwagi, huwag kang umayaw. Ano lang tayo, forward. Kahit magtaasan pa yung mga presyo, kailangan i-monitor natin yung mga presyo, pricing natin, pero huwag tayong susuko. Baka isipin mo, ay hindi na nga ako magtitinda, isasara ko ng tindahan ko kasi nga, ang mamahal na ng bilihin ngayon, wala na akong puhunan. Ang gawin na lang natin, guys, kung alin yung fast-moving products, doon na lang tayo mag-focus. Alam mo ba, guys, dito sa amin, ang fast-moving products ngayon dito sa amin ay soft drinks. Kasi nga, sunod-sunod ang pista. Bali, dalawang araw lang ang pagitan, may magpipista na naman na barangay. Kaya yun, dito kami ngayon ni Mr. nag-focus sa soft drinks. Nag-iikot kami, nanghahunting kami ng soft drinks sa kabi-kabilang bayan. Yun ang ginagawa namin. Hindi naman kalakihan ang kinikita namin, pero fast-moving products. Kaya yun, kadadating lang namin sa pamilihan, pagdating na kaagad namin, may naghihintay na kaagad sa amin ng mga customers. Yun. Kaya, huwag tayong susuko, guys. Kahit tumaas pa yung mga bilihin, i-enjoy na lang natin yung pag-business natin. Kung alin yung fast-moving products, doon tayo mag-focus. Ang importante, kumpleto pa rin yung paninda natin. Huwag tayong mag-i-stock ng marami, lalo na yung mga nag-i-expired na products. Kasi nga, dyan tayo malulugi. Diba, guys? Okay, guys. Salamat sa panonood nyo sa maikling
share ko sa inyo kasi nga medyo araw-araw ako ngayon dito busy kasi nga laging nagba-brown out dito sa amin. Kaya medyo ano yung ano namin pagkakagabi brown out, sa susunod na gabi hindi na naman. Kaya yun, hindi na ako masyado nakakapag-upload ng video. Saka lagi kami nang hating ng mga itim-itim ko na guys. Kasi nga, lagi kami nang hunting ng soft drink sa tanghali. Nagda-drive si Mister para lang makahanap kami sa iba-ibang lugar ng soft drinks. I see you guys. Sana ma-inspire kayo sa shinare ko sa inyo. Huwag kayong magsasara ng mga tindahan nyo. Ano lang natin yun. Sabi pa nga, kayod. Yun, kumayod lang tayo, mamuhay tayo ng parehas. Yun lang. See you guys. Bye-bye. Salamat.